Hi guys, today i-review ko sa inyo itong Jimmy Choo na illicit flower. Ito siya. Natapon ko na yung box niya guys. Medyo matagal ko na siyang nabili pero hindi ko masyadong nagamit. Nabili ko to I think nung pregnant ako. And then ito yung takip niya. Sorry, tumalsik pa yung pinaka natirang spray niya. And then ito yung spray. Walang masyadong parang elaborate na design yung sprayer. Walang logo dyan. Itong pinaka cap, mabigat siya eh. Nakapag-spray na ako dito sa may right na wrist ko, so para ma-describe ko sa inyo yung dry down niya maya-maya. So, Illicit Flower by Jimmy Choo is a floral woody musk fragrance for women. Lumabas siya ng 2016. Top notes are apricot and mandarin orange. Middle notes are grapefruit blossom, jasmine, rose, freesia, and pear. Base notes are sandalwood, cashmere wood, musk, vanilla, and benzoin. Spray na tayo. Ang ganda, ang solid ng feel niya. Heavy na bote siya. And ang ganda ng bote niya actually. So yung initial na spray niya, nothing really special pero mabango. Parang kumbaga sa ano, naamoy mo na siya somewhere. Medyo parang floral siya na may... Hindi siya yung floral na heavy. Parang siyang floral na medyo sweet na parang nahaluan ng konting tubig na parang may naaamoy akong... Yan, yung fruits. Maganda to for everyday, naiisip ko. Maganda rin siya sa school, pero mas naiisip ko to, mas maganda sa office kasi medyo... Hindi siya batang-bata. Kaya maganda siya sa nagwo-work na. Pero at the same time, you want to smell fresh, but you want to smell parang feminine. And since designed siya for women, maganda to sa... At least college students, kung gusto niyo siyang gamitin pagka sa school. Pero kung sa nagwo-work, ayan, mga 20 pataas, yan maganda siya. Kung gusto siyang gamitin ng lalaki, parang it's too parang watered down na floral na may konting sweetness. Babae nga talaga yung amoy niya. But, of course, itest niyo muna kung gusto niyo siyang gamitin kung lalaki kayo. Itest niyo muna baka mas lumabas sa inyo yung mga woody na notes sa ilalim. Plus, nasa ano initial scent pa lang naman ako. Nasa top notes pa rin naman ako. So, baka yung dry down niya maganda na kahit sa lalaki. Hindi ko rin to i-recommend for like special occasions kasi sobrang light niya. This is for everyday lang talaga. Sobrang fresh niya lang, guys. Nakikita ko sa review na parang kino-compare siya sa Gucci Envy Me. May similarity. Pero parang sabihin natin 1 out of 10. 10 is parehas na parehas. 1 is yung hina ng similarity. Siguro mga hanggang 3 or 4 lang. Parang may konting DNA siya na medyo hawig dun sa Gucci Envy Me. Mas pungent, mas stronger, mas parang confident yung amoy ng Gucci Envy Me. Eto, mas parang younger. Mas nahihiya pa ng konti, pero parang papunta pa lang doon. Parang ganun. So kung gusto niyo yung amoy ni Gucci Envy Me, pero nagsasawa na kayo, you want something hawig, pero a little different, i-try ninyo tong Jimmy Choo na Illicit Flower. So dito na tayo sa may dry down niya guys, no? Mas sumisipa na sa kanya yung mga woodsy na notes, pero matapang pa rin yung floral. Pero ulitin ko, yung floral niya, hindi siya yung heady, hindi siya yung masakit sa ulo, hindi siya yung masakit sa ilong. Mas amoy mo nga lang siya. Ito yung part na to na kung gusto siyang gamitin ng lalaki, medyo mas bagay na. Pero itest nyo pa rin kasi yung floral na part niya medyo mas humahalimuyak pa rin. Etong dry down, medyo naaamoy kung kahawig siya ng konti ni Chanel Chance Outendre. Mas mahal yon. So, kung hindi nyo afford yon and gusto ninyo yung amoy, i-try ninyo to guys, kasi medyo magkahawig sila. Ano ba yan? I can't talk. Nabubulol ako. Pero etong Jimmy Choo kasi, parang mas toned down version ni Chanel. Si Chanel medyo mas brighter pa. Medyo mas parang bubbly, sabihin na natin. Parang ganon. Eto mas, even pati yung sweetness eh. Basta may hawig sila, pero mas toned down to na version. Ang decent niya, hindi siya yung, kahit naisipin mo, sabihin mo na medyo may DNA siya na kaamoy ni ganito, kaamoy ni ganyan, hindi siya original. Pero pag ginamit mo siya, inispray mo siya, hindi siya yung basta-bastang parang floral lang na pabango. Ang ganda ng pagkakagawa sa kanya. Ang bango nito guys. Kasabay ko yatang binili nito, yung Jimmy Choo na Low or Le, nung buntis ako. Gustong-gusto ko yung amoy nun, sabay sila, no? Pero I end up giving it to my sister kasi ngayon hindi ko na gusto yung dry down niya sa akin. Parang hindi maganda yung pagka-masking niya sa skin ko pagka nag-dry down. Ito, okay lang. Parang andun pa rin yung pagka-fresh, yung parang pagka, sabi na natin, sabi ko nga may pagka-watery. I-try nyo to guys. Maganda siya kahit i-blind buy, ipang-regalo. Kasi very safe, very friendly, hindi siya masakit sa ulo.
maganda siya for everyday kung naghahanap kayo ng pabango ninyo na floral na slightly sweet na may konting woody notes na pwede siya sa day and night. Maganda to guys. All year round, I think pwede siya dito sa Philippine weather. Kahit umuulan, pwede siya. Kahit mainit, pwede siya kasi hindi siya masangsang. Very, very safe na pabango and classy. Parang very mild siya, pero classy siya, guys. So, kung gusto niyo ng classy na pabango na classy, pero parang ang timid lang, ganito to. Ito to. Itong Jimmy Choo na illicit flower. So, that's it, guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!